Nagkamali nga ba ang Detroit Pistons sa hindi pag-draft kay Carmelo Anthony noong 2003? Instead, they go with Darko Milicic as the second pick overall. Ito yung batch ni LeBron, Wade, at Chris Bosh. Sila yung top 5 sa class na ito. Let's have some NBA stories for you all. Make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. Let's start sa positive note kung bakit walang problema na i-draft ng Piston si Darko that time. Alam naman natin na ang goal ng NBA teams is makakuha ng championship. Kapag kumukuha sa draft ay maraming factors at pinag-aaralan ng bawat team. Marami silang kinoconsider, anong posisyon yung kailangan nila, sino ba yung best talent. At sino naman yung madadrop na player kapag may mas pinili sila. So, before ng 2003 NBA draft, naka 50 wins ang Pistons at nakaabot ng Eastern Conference Finals. Surprisingly ay nasa kanila ang second pick dahil sa trade na ginawa nila dati involving Otis Thorpe. Kasi normally kapag galing ka sa Conference Finals, hindi ka makakakuha ng ganyang pick. At yung team is meron namang core na playing great as a team, they are also relying on their heavy defense. Meron silang Chauncey Billups bilang point guard. Sa kanilang shooting guard ay si Rip Hamilton ang kanilang primary scorer. Sa kanilang tres naman ay si Tayshaun Prince na defensive stopper and also amazing on offense. Sa front line ay merong Ben Wallace and then yung kanilang sentro ay si Mehmet Okur. With the factors before the draft, choice talaga nilang hindi kunin si Carmelo Anthony. Nagre-rely sila sa kanilang team game, they built with chemistry and on defense. Kasi ang usapan that time, kapag kinausap si Anthony na mag-off the bench, masisira yung buong team. Tapos kung si Prince naman ang off the bench, hihina yung kanilang depensa. Chemistry is a big part of basketball. Marami din ang naniniwala na kung si Anthony ang kinuha ng Detroit ay hindi sila magiging champion noong 2004. Kaya they opted to draft a big man coming out from Serbia. Kasi hindi naman dominante si Okur. Si Rashid Wallace naman, late na nilang nakuha from Atlanta. Although they could end up with Chris Bosh to pair him with Ben Wallace, pero grabe din kasi yung pag-propose kay Darko that time. They are saying na he's the next European sensation na walang masyadong films na mapakita. Nagtiwala sila masyado sa mga scouts na syempre gusto lang ding makuha yung bata nila. Matik na they are paid to promote this player. Siguro 50-50 yung opinion ng mga tao. Kayo ba? Tingin nyo magiging kampyon ang Detroit noong 2004 kung nasa kanila si Carmelo Anthony? Tama ba ang desisyon nila na huwag itong kunin para hindi masira yung kanilang chemistry? Team-wise, naging successful ang Detroit cause they won a ring. Pero sa personal career ni Darko, he is a bust, leaving the NBA in 2012 with a career average of 6 points and 4 rebounds per game. In 2014, nagtry itong pumasok sa kickboxing. Nakatapos siya ng isang laban pero natalo sa second round. In 2015, nag-attempt bumalik sa hardwood sa ABA League ng Serbia pero in the last minute ay nagdesisyong hindi na maglaro muli. Later on, nakilala siya bilang farmer sa kanyang homeland na Serbia. 2019, finally, naglaro muli ito ng basketball, isang 4th Division League sa Serbia, scoring 2 points and ending the game with a shoulder injury. Andun pa rin naman yung IQ pero out of shape na talaga sa basketball. Overall, okay naman daw siya sa kanyang buhay with his wife and 3 kids. Last part ng video is yung mga reasons ng kanyang fallout sa NBA. When he entered the league, teenager pa lang ito, nasa unfamiliar country at naku-culture shock pa. Isa siya sa mga taong nahirapang maka-adjust sa radical life transformation. Tapos napadpad siya sa team na puno ng mga veterano at walang playing time. Ang katangian ni Darko ay hindi niya ma-handle ng maayos yung stress. Nagkaroon ito ng violent tantrums na sinusuntok yung pader dahil sa mga criticism na kanyang natatanggap. Na nauwi sa alcoholism at meron pang hangover kapag a-attend ng practice. Sa hype na meron siya noon, hindi rin talaga siya nag-hard work para ma-meet yung expectations sa kanya. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.